Welcome to Mouski's channel. I am Mouski and magandang umaga, magandang tanghal, magandang hapon or magandang gabi kung saan man kayo parte ng mundo na naroon ngayon. Salamat at tapadpad kayo dito sa parte ng YouTube na to kung saan pinag-uusapan natin ang ilang mga bagay na maaring makatulong sa inyo sa pang-araw-araw na pamumuhay o kung ano pa man. Alright? So, first of all, please subscribe to my channel. This is Mouski's channel. And yeah, thank you sa lahat ng mga nakasubscribe dito sa channel na to. I so appreciate it. And hopefully in the future or in the long run, makapag-upload pa ako ng maraming mga videos na hoping na makakatulong sa inyo, yung insights ninyo or mga pananaw ninyo sa buhay. Alright, so right now, ano nga ba ang pag-uusapan natin? Okay, so ang nakalagay sa title ay maganda bang investment or okay ba na investment ang VUL? So, I think may mga familiar na rin sa inyo kung ano yung VUL. Okay, so that would be Variable Universal Life Insurance. Alright, so Variable, may kodigo ako dito, so bear with me. Okay, so Variable Universal Life Insurance. Ano nga ba to? Sure ako, marami sa inyo ang in a way na alukan ng kapatid, ng kaopisina, ng kaibigan, or kung sino mang kakilala nila na financial advisor or may kinalaman sa insurance company ng financial product or ng insurance product na to, which is VUL. And hindi lahat sa atin ay alam kung ano ba talaga ang VUL, lalo kapag first time natin na naririnig ito. Okay? So basically, ang VUL kasi is, dati diba parang ang life plan lang is insurance lang. Insurance solely. Pero ngayon kasi itong isang product na to is parang may insurance ka na, may investment ka pa. So, yun yung parang pinaka what do you call that? Pinaka mas maganda or mapipili siya na mas maganda kasi meron siyang investment part or may part na lalaki yung pera mo. Okay? By the way, just a disclaimer, I am not a financial advisor and I am not affiliated with any of the insurance companies that we have right now. I am speaking and this will be an honest review because I am also a client. I have a policy in one of the top insurance company here in the Philippines. So, but I have decided to do this video para makatulong na rin dun sa mga tulad ko na client or potential client or client na medyo hindi nila naiintindihan pa kung ano yung nangyari or anong pinasok nila. Alright? So, just to provide you a brief background, yung policy ko, one would be for me and one would be for my son. So, I will be discussing yun sa akin kasi I have entered into that contract years ago pa. Alright? So, medyo matagal na siya. Alright. So, the reason why I wanted to do this, para maintindihan din ng mga tao na gustong pumasok or naaalok, and at the same time, maintindihan ng mga tao na nandito na or kapapasok pa lang or meron ng policy or anything. Based sa pagkakaintindi ko kasi I am also, just like what I have mentioned, I am a client. Alright? So, way back noon time na in-acquire ko siya. So, ang main talaga na motivation ko would be the thing that happened to my father. Alright? So, yung nangyari sa kanya is he died when I was just 3 years old. So, may naiwan naman. But of course, medyo may lesson pa rin. May lesson pa rin ako na natutunan doon. And that is to secure the future. That's the reason why I wanted noong time na yun na ma-insured talaga. So, kasi itong VUL na tinatawag na to is kapag may nangyari sa'yo or tinawagan ka na ni Lord, may makukuhang amount of money yung family mo. Aside from dyan, meron din mga riders na tinatawag na halimbawa kung kasama. Depende sa amount na
na kukuhanin mo, alright, yung babayaran mo ng monthly or quarterly or what. So, nakadepende doon kung meron kang accident, yung pag na-accidente ka, may makukuha ka, or critical illness, or hospital in benefit. So, iba-iba. Iba-iba yung riders na kasama ng VUL. And aside from that, yun nga yung sinasabi lagi ng mga financial advisors is may aspect siya na investment. Okay? So, yun yung motivation ko talaga yung time na yun. And for me, yun yung primary. Alright? So, the question that I have raised on the title or on this vlog is it a worth it investment? Okay? But, we have to know first, is it really an investment? Kasi minsan yun yung nagiging misconception eh. Kaya may mga nakikita ko sa mga forum minsan na nagagalit. Kasi, di ba, limbawa, what do you call that? Nagbigay na sila ng amount of money dun sa insurance. Tapos parang ang nasa mindset nila is investment to. So, bakit nung nagbigay kami 1 year, 2 years na hindi pa rin lumalaki yung investment namin? Okay? So, that means na hindi nila medyo naintindihan kung ano yung pinasok nila. And basically, the thing na kailangan maintindihan when it comes na pumasok ka dyan sa VUL is that it is not primarily treated as an investment. Bonus side na lang yun na may investment siya. Yung part na, ng money mo ay nai-invest dito sa mga stock market or kung saan man na pwede ni-invest ng kung ano mang financial institution ang pinaglagakan mo or insurance institution ang pinaglagakan mo. Yun ang kailangan mo nang maintindihan. Alright? So, yeah. Before I proceed with that, let me just give you, okay? What are the things that you have to consider before getting a VUL? So, hindi yung kasi inalok ako nung kaibigan ko eh, or kasi inalok ako nung kamag-anak ko, kukunin ko na. No, kasi medyo may kaakibat to na dapat commitment on your side kapag ka ginawa mo to or kapag ka kinuha mo to. And your mindset should also be ready when you have acquired such a product from any institution, alright? Okay, so number one, what is your reason for getting? What is your reason for getting VUL? If your reason for getting VUL is investment, well, I will tell you na madi-disappoint ka. Okay? Yung anibaw is solely investment lang ah. Investment lang talaga. Because as I have mentioned, it is not intended. Okay? It is not intended solely for investment. Bonus side yun. Okay? But your mindset should be yung protection. Protection na makukuha mo or makukuha pala ng family mo kung ano't ano man ang mangyari. Okay? So, ayun. Kasi, I just want to base lang ito sa mga researches or sa mga napapanood ko. Let's say, 10 years. 10 years to pay itong VUL mo. Okay? Yung 1, 2, 3, depende sa insurance company pala, hindi ko rin ito alam eh. Yung 1 to 3 years or to 5 years or whatsoever, may span of time yun. Napupunta lang lahat or karamihan ng binabayad mo sa commission or charges na ipinapataw ng insurance company. Kaya nung time din na yun, parang nagtataka ako nung mga 3 years pa lang ako. Sabi ko, bakit parang walang napupunta dun sa fund value ko? O yung nakikita ko sa mismong site na amount ng pera ko. Maliit. Sobrang liit nung time na yun. Parang 1 to 3 years pa lang ako nun. So, medyo disappointed din talaga ako. Sabi ko, ba't ganun itong sabi investment daw to? Pero, bakit parang medyo maliit yata itong nakikita ko dito compared dun sa naihulog ko na?
So, ngayon ko lang naintindihan na merong span of time na napupunta dun sa insurance side niya. Sa insurance side, sa mga fees. Of course, we are having financial advisors. Sila yung humahawak ng mga finances natin. So, parang it's self-explanatory na meron talagang fee na makukuha kapag ka, nakukuha sila kapag ka nag-acquire tayo sa isang financial product or insurance product. Alright? So, after 3 years or 4 years, ayan na. Kapag insured na talaga tayo or what, papasok na siya dun sa investment side na. So, kung ano man yung binabayad mo after a definite or whatsoever span of time, dun papasok or yung pera mo na is papasok na sa investment side. Sa investment side na siya. So, probably from, it depends ha. Pwede nyo akong i-sabihan kung ano talaga yung span of time. But, it depends. And, as I've mentioned, I'm not a financial advisor. This is based on my research. But, yeah. Please feel free to comment down below if you have any questions or comments. Okay? So, halimbawa, yung year 5 or yung year 4 to year 10, ayan na. Gagalaw na yung insurance side mo. So, makakakita ka na ng para medyo paggalaw. Hindi man ganun kataas kasi it all depends dun sa pinag-investan. Okay? Kung bababa o tataas siya ng husto. So, yun. Yun yung nangyayari. Kaya, nung pumasok na rin ako dun sa parang years na medyo mas matagal na or nung lumaon ng 3 years or 4 years, nakakita na rin naman ako ng, may significant value na rin pala yung significant yung insurance rather yung investment side ko. Okay? So, dun mo makikita yung fund value na medyo mas lumalaki. Okay? So, that's how it is being done. Okay. Medyo ano. So, then another one that should be considered is this. Do you really need to have kapag inalok ka, do you really need to have an insurance? One question would be, are you a breadwinner? Kung meron kang maiiwan, may anak, may mga kapatid na umaasa sa'yo, or anak na lang, okay? Yung anak na lang, then I would strongly recommend na magkaroon ka ng insurance or ng VUL because as I have mentioned a while ago, hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future. So, we have to protect our investment and our savings and our family. And isa sa magandang paraan yan is yung pagkakaroon ng insurance. But if you don't have a family, or okay lang sa'yo, wala naman kailangan proteksyonan, then it is an optional thing for you. Okay? It is an optional thing for you. But of course, ikaw ang bahala kung ano yung tingin mo na tamang gawin. Or kung kaya ng budget mo, kumuha ka. Okay? Next one. So, segue na. Kaya ba ng budget? The third one. Since I have mentioned that it is a commitment, kaya ba ng budget natin? So, medyo i-check natin kung kaya ba ng budget natin ang VUL. Kasi medyo commitment. Kailangan talaga natin religiously maghulog sa kanya. Or else, kapag pinull out mo siya, is matatanggal din yung insurance side mo. So, kailangan talaga, just like a diet, di ba? Kailangan meron ka or religiously na nabibigyan mo ng attention at nabibigyan mo ng budget. Kasi yun naman talaga dapat ang isa sa kinoconsider. Yung budget na kailangan natin ilaan dun sa particular na insurance na kinukuha natin. Hindi lang dahil napilit ka ni ganito or napilit ka ni what, ni kung sino man, ikukuha na tayo. So, kailangan natin ng pag-iisip, malalim na pag-decision. Kasi, kung 10 taon yan, kailangan as much as possible, 10 taon mo siya
bubunuin or kung 5 taon niyan or kung ano man, yun ang kailangan natin isaisip muna, tanongin sa sarili natin. Pang-apat na kailangan nating i-consider, yun nga, naiintindihan ba natin itong pinapasok natin? So this video will make you understand just a bit kung how it goes. Kasi baka mamaya ang akala natin, ay, bakit ganun? Ang konti nga naman itong investment na to. Well, kasi ang talagang dapat na i-focus natin dyan is it is an insurance. Okay? It is basically primarily an insurance. And paulit-ulit kong sinasabi, the investment side is just a bonus, okay? Kasi ang mangyayari niyan, based sa pagkakaintindi ko, kung may mangyari man sa'yo, may amount of money, let's say 1 million pesos ang insured sa'yo. Yun na yung naka-insured, di ba? Tapos, yung pera mo na nailaan sa investment side is lumago na into 200,000 or 500,000, palagay natin. Depende sa galaw ng market kasi yung pag-i-invest. So, ang mapupunta sa kamag-anak mo or sa pamilya mo is instead of 1 million lang, mapupunta sa kanya is 1.5 million. Base sa pagkakaintindi ko yan, okay? But it depends on the plan that you have. So, ganun ang mangyayari. So, kailangan naiintindihan mo kung ano tong pinapasok mo. Dahil kung di mo naman pala gusto na investment ang gusto mo lang pala is investment side, so you can consider other options. Huwag yung biglang pagdating ng third year, fourth year, dahil wala kang nakikitang progress, ipo-pull out mo yung pera. Sayang yun, okay? So, sana nung una pa lang, hindi mo na siya kinuha kung hindi mo siya naiintindihan. Kasi there are lots other means kung investment na talagang kailangan mo. And that would be the, what do you call it, mutual fund, UITF, and stocks, trading, or what. Kung talagang investment lang yung gusto mo, ayaw mo talaga ng insurance. And may iba pang insurance na product na pwede kang bilhin. But of course, this is also a responsibility na ipaintindi din sa atin ng ating mga financial advisor. Pero kung halimbawa andito na, tinatanong ka na kung or may nangungulit na sa'yo na kumuha ka na, please make sure na naiintindihan mo yung pinapasok mo because it is a commitment. Magbabayad ka and you will be charged with so many charges na kailangan din naman para at least gumalaw ng gumalaw yung pera mo at maalagaan na gusto yung pera. Kaya kailangan magtanong. Lagi tayong magtanong muna kahit na makulitan siguro si financial advisor natin. Pero at least dapat naiintindihan mo, okay? So those are the things that needed to be considered when you wanted to or you have been offered by a VUL. VUL meaning insurance with investment, okay? Alright, so what should be the mindset? Kapag naalokan ka ng VUL, what should be the mindset? Okay? One, it is an insurance. Paulit-ulit ko. It is not an investment lang. Additional yung investment, but it is an insurance. Okay? So that is one. Number two, yung 1 to 3 years or yung span, may span of time ang VUL na bubunuin niya sa insurance side. And then afterwards, yung pera mo, after that span of time, yung pera mo ay mabubuno na sa investment side. So, huwag ka magtataka kung bakit ang liit ng fund value mo kung 3 years ka pa lang ganyan. Kasi yun ang dahilan dun. Okay? Dahil may part na ini-invest na talaga or mga binabawasan sa mga commission, fees, charges or whatsoever ng company mo sa first to 3 years or kung ano mang span of time. Alright? Next one, the third one would be ang mindset dapat ay kung halimbawa may excess money ka, I would suggest, hindi ko sinasabing gawin nyo, pero ang suggestion ko lang is you put your money on an invest on VUL, lalo kapag kailangan mo talaga ng protection, ganyan. And then, if you have an excess money, kung lang naman, you acquire as well UITF or mutual fund. Kapag gusto mo talaga yung
investment side. Okay? Na yun lang talaga yung gusto mo. Okay? So, otherwise, kung ayaw mo nang meron kang BUL, saka ayaw mo nang meron kang mutual fund or UITF, or pwede naman na may isa pang product yung BTIB. Pero I will not discuss it with you right now. But parang more on insurance lang siya. Bumili ka ng insurance lang niyon. And then the other one would be mutual fund or UITF or stocks or investment talaga. Okay, so that is also another option. Okay, that is one option. Now, let me answer your question as someone who is a client and someone who parang nag-pay na ng, or halos malapit na, awan ng paawan ng Diyos is malapit na akong matapos. So, at first kasi ayokong maging dilemma din ninyo, yung naging dilemma ko na nag-iisip ako, bakit ang konti ng fund value ko? You have to have that mindset na in the long run, mindset na insurance to, kailangan to ng pamilya ko, kung ano't ano man ang mangyari sa akin. Additional na lang yung insurance. Okay? So, kung tatanungin ako, is it a good investment? As I've said, it is not an investment, but it is a good protection and an additional yun investment. If you wanted to have an investment, you have to check on other products or on other things na pwede din yung i-consider as investment talaga, which is nabanggit ko na kanina. Alright? So, yun lang yung dapat na intindihin or gawin, i-consider when you are considering or you wanted to have an investment, specifically VUL. The main thing in here, the most important thing that you have to do before acquiring any is to research about it. Research muna, okay? So, makinig tayo kay financial advisor, but at the same time, makinig tayo ng mga pros and cons sa YouTube. Madami yan. So, magkakaroon ka ng idea kung ano ba, papasok ba ako dito or hindi. Because it is not the responsibility, or I mean, it is a responsibility of our financial advisor to explain it to you, but it is your responsibility to dig deeper on what will be, or on what will happen, because it is your money. Ikaw ang magigipit kapag wala ka ng pambayad. Ikaw ang magigismaya kung hindi naman pala yun yung gusto ko na product, tapos bakit ganito, ang liit-liit lang. Ikaw lahat ng yun. So, gawin na natin yung assignment natin bago pa lang pag kumuha tayo ng insurance. I know right now medyo malaki na ang parang market right now kasi nga sa nangyayari na pandemic. So, maraming kumukuha ng insurance. So, consider it. Tignan nyo muna. Pag-aralan nyo muna. Alright? I'm not saying na maganda. Although, for me, personally, maganda siya yung VUL kasi peace of mind. Okay, peace of mind and at the same time, investment side nga. Pero if you want to have an investment talaga, UITF and mutual fund will do or stocks whatsoever. Okay? So, I think that's it. Hopefully, na-answer ko naman yung tanong or nabigyan naman kayo ng tulong if ever na naghahanap kayo ng sagot. Maganda ba talaga yung VUL? Okay? Maganda ang VUL. Pero, kailangan lang alam natin kung ano yung paano ko masasabi? Kailangan lang alam natin kung ano yung priority natin. Is it investment? Is it protection? Is it for myself only? Is it for my family? Okay? So, this is Mouski. Thank you for watching Mouski's channel. See you or talk to you on my next vlog. Bye-bye!